ngayon lang ako guys mga pag-vlog. Tuturo ko lang sa inyo or bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano mapaturn ng breech baby into cephalic or yung pinaka normal na position ng baby. So, mamaya ka nang gagawin. Iin muna ka ng Milo kasi wala pa akong milk. Pero sumasakit na yung boobs ko. Alright, guys. Bye muna for a while. Hello guys, good morning. So, ako nga pala si Charlene ng Owlo and Cha vlog or channel. Okay guys. Ang saya masyado eh, no? At syempre, sino ba man kasing hindi matutuba, diba? Naka right position na yung baby ko in 35 weeks. Ibig sabihin sa inyo, tuturo sa inyo kung ano yung ginawa ko, kung paano siya napaturn in 35 weeks. So, before that, good morning muna sa inyo lahat. So, ayun. Medyo challenging talaga maging isang mother. Alam naman natin lahat yan. Kaya, dapat, ano, may sinalihan akong group na talagang parang family kami doon lahat. Mga, ano, first time mom, yung mga mom na talaga, na may mga 1 to 3 childs na or children. Talagang tulong-tulong kami nagbibigay-bigay sa ng tips para sa aming mga first time mom kung paano namin nasusurvive, kung paano kami makakasurvive, or kung paano, basta yung mga tips na pang ganun, kung paano mabilis mga anak, kung paano umire, ganyan. So, wait lang. Maglilip-lip muna tayo. Ngayon lang ako gumamit ng lip tint, pero hindi talaga ako gumagamit nito. So, yan. Hindi ako gumagamit ng ibang lip tint. Puro, ano lang, puro ever banana. Kasi, buntis tayo, diba, pag buntis, maarte. May dimple ako ba makuha ng baby ko yan. So, anak, sir, ano yung makukulit? Anak, sa ano ko sa partner ko? So, baka kamukha niya. So, yun lang. Good morning sa inyo. Katapos ko lang uminom ng Milo para uminit ang ating katawan, ang ating chan. Pero hindi talaga Milo iniinom ko ha. Kasi matamis yun. Dinamihan ko lang siya ng water. Pero talagang iniinom ko is fresh milk. Kung ubos naman na, Bear Brand Swap, ganun. Bibili lang ako. Kasi, ang mahal ng fresh milk, diba? Tapos, 1 liter lang yun. Yung mga nakalagay sa parang karton na may takip na bilog. Nestle fresh milk yung iniinom ko talaga. So, ngayon, 35 weeks na ako. Pag 36 weeks ngayon sa Saturday. Ay, ouch, magalo yung baby ko. Alam nyo guys, ang daming nangitim sa akin. Nakitang-hita nyo naman sa leeg, hili-hili, lahat-lahat. Yung pinag-sexy-sexyhan ko pang katawan. Biglang na naba. So, okay lang yan. Okay lang naman yan. Kasi mawabawi rin naman yan. Basta si baby safe and healthy. So, yun nga. Ang ginawa ko lang na paraan kung paano ko natulungan yung sarili ko and yung baby ko na makaikot ng maayos is yung tulog ko, yung pagtulog ko puro left and right side lang. Hindi ako umihiga ng ano, ng flat talaga yung likod ko sa kama. Hindi, tsaka hindi ko rin kaya kasi ang bigat, tsaka parang maakit yung dugo ko sa utak. Ganun yung feeling ko ha. Tapos may mga napapanood din ako na magpatugtog daw yung mga songs na for unborn babies. And, siguro effective din siya kasi tinry ko rin siya in 2 months. Puro tinapat-tapat ko lang sa chan ko. Ganyan. Tapos nagigising ako nandito na siya sa banda sa taas ng ano ko, yung sound. So parang wala rin, di ba? Pero ewan ko, baka naging effective rin yun. Kaya umikot yung baby ko. And eto ha, take note, huwag yung ipapahilot yung chan nyo. Ewan ko, may iba naman kasing girl, may ibang moms na pinapahilot nila pag alam nilang
suwi yung baby nila or naka-breech position. Kasi, ang turo lang sa akin ni OB, wag ko siyang ipapagalaw. Kasi baka makaroon ng rupture, masira yung placenta ng baby ko. Medyo delikado talaga siya. Sa amin dalawa, hindi lang sa baby, pati sa akin. Pareho kami ang malalagay sa alanganin pagka hindi natin sinunod yung ating mga OB. So, ngayon, nayaan ko lang naman, umikot naman siya. Ngayon, binubugbog yung chan ko, ang sakit. So, sa inyong mga first time mom dyan, natulad ko, ganyan, natutulungan din tayo ng mga partner natin na paikutin yung baby natin. Kasi, ang ginawa ko rin kasi is, kausap ko siya ng pinapakausap araw-araw. Ano yun naman yung ginagawa niya? Minsan nga naiinsaw kasi naglilikot yung baby ko kasi tuwan-tuwa siya kapag kakausap niya yung papa niya. Siyempre, di ba? Kaya alam na alam niya habang nandyan pa siya sa loob kung sino yung papa niya. Ang galing mo. So, baka ganun nga talaga ang mga lukso ng dugon. Tuwan-tuwa talaga silang dalawa. So, tuwan lalulit. At ito yung sipa. Narinig niya yung papa niya. Ganyan siya. Sipa na sipa. Usipan niya kasi nandito sa may sikmura ako. Kaya, minsan, hindi ko rin siya pinapaharot talaga sa papa niya. Kasi, ang sakit. Kasi, may sikmuraan ako. Hindi ko kaya. So, yun lang guys, ha. Ituloy-tuloy niyo lang yung mga ginagawa niyo. Kung nasa 35 to 36 weeks na rin kayo, gaya ko, maglakad-lakad na po tayo. Ako sa ginagawa ko, pagka mainit, wala naman sisipagin maglakad, diba? Mainit kasi. Kaya ang ginagawa ko, hindi dahil galaw ako tsaka uminom ako ng tubig. Tubig-tubig lang talaga ako. Tapos, next video ko guys, ha, papakita ko sa inyo yung mga stretch marks ko, yung mga dark spots ko. Grabe, sobrang dami talaga. Sobrang, hindi ko alam, parang kulay ulo. Alam niyo yun. So, yun lang guys. Thank you po. And, sana lahat tayo ay mag-undergo into a safe and normal delivery. Kasi sobrang sakit po daw na cesarean, ganyan. Bukod sa masakit, mahal. Mahal siya. Medyo nakaka-ouch yung price niya. Pero syempre, kung saan safe yung baby natin, di ba? Doon naman tayo. Kasi nalalapit naman yan sa mga ano, sa mga malasakit, sa mga swa, ganyan, sa mga mayor. Ganyan. Kung sakaling ganun po kayo, ah. Kasi yung akin ngayon is talagang pinag-pray ko na normal delivery talaga sana siya. Kasi, para matry, diba? Ayaw ko ng CS, di ko siya pinangarap. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana po may makuha kayong tips sa video ko na to. And next time, sa video ko naman, diba yung nasabi ko kanina, papakita ko sa inyo yung mga stretch marks ko. Pagkapanganak ko, gagamit ako ng mga products na safe. Safe sa mga nagpapa-dede or sa mga lactating mom. Kasi magpapasusupo ako kasi feeling ko mas ano. Hindi, tsaka mas healthy talaga yung ano, yung milk natin, di ba? Yung milk na galing sa mom kesa dun sa mga formula milks. So, mas bet ko talaga magpaano. Kaya, magtatanim ako ng malunggay dito. Charot! Bibili-bili talaga ako ng mga malunggay ganyan, para lang mainom ko at magkaroon ako ng milk para kay baby. So, yun lang. Bye!